sa nandito tayo mga chipapi, ha? Magpapalit tayo ng rotor disc para dito sa C200 natin. Big disc po itong ipapalit natin mga chipapi. Kung mapapansin nyo, yung stock disc po natin, rotor disc, medyo maliit po siya. Then, eto po, meron naman po mga available na mga big disc. Pero eto kasi nagustuhan ko, legit kasi siya na 5 holes. 5 holes po siya na legit. Not like dito sa mga binebenta nila or mga minomodify nila conversion. Hindi po to legit na 5 holes. So, ginawan lang nila ng paraan to para maging 5 holes. Apat lang to eh. 4 holes lang to. Not like sa stock natin. 5 holes lang po. 5 holes po talaga yan. So, ito yung napili ko. Matagal ko nang gusto magkabit nito ng mga big disc. Kaso, naghahanap talaga ako ng solid na big disc talaga din. Nakakita ko nito. Shoutouts kay Brother John Larry Beltran. Isa po siya sa mga solid na legit seller na mga pampapogi para dito sa mga C200 natin. Di ba, Koyang? Siyempre. Ayun, shoutouts nga pala kay Brother Happy. Yeah. Then, kung ano, nag-YouTube kayo, subscribe din kayo sa kanya sa YouTube channel niya na Ninong Happy TV. Ninong Happy TV. So, balik tayo dito mga chipapi. So, kung mapapansin nyo, ito po yung tinatawag na round type din. Ito po yung flower type. So, mas pinili ko yung round type lang. Then, kesa dito sa flower type, mas maangas. Naangasan ako pag bilog lang. Not like dito sa may design. Parang medyo jajamon kasi. May design. So, yun po. Kung makikita nyo, ha? Solid yan. Legit. 5 holes. Not like dito. Ginawan lang ng paraan para maging 5 holes. X. So, kung magmo-mods tayo, dito na tayo sa mga legit. Yan yung mga ipapayo ko sa inyo, mga chipapi. So, ipapakita ko sa inyo kung paano natin kadali lang ipapalit yan dito. Actually, may kasama yan na ano eh. May kasama yan na bracket. Kasi, kailangan natin palitan yung bracket dun sa stock nung caliper natin. So, kailangan natin ng extra bracket. May kasamang bracket na naman yan pag binili nyo kay John Larry Beltran. So, actually, meron din mga ano eh. Nagdo-dual disc. Kaso hindi ako masyadong pabor doon sa dual disc na yun. Pasintabi po sa mga naka-dual disc natin mga tropa. Then sa mga seller ng dual disc ha. So yun ha, hindi po ako pa ng mga dual disc na yun. Kasi po ha, sa aking pananaw, masyadong bibigat naman yung motorsiklo natin. Pag dinalawa natin yung disc, magiging dalawa yung rotor, magiging dalawa yung brake caliper. So okay na sa akin itong isa. Actually itong isa na, itong malaki. Medyo nag-aalaman pa ako kasi madadagdagan yung bigat ng motorsiklo natin eh. Pero anyways, konti lang naman to din sa forma. Solid na solid to mga chipapi. Brother Happy, tingin mo. Approved. Ganda, ganda. Approved kay Brother Happy. Then isa pa, pag naka dual disc tayo, hindi naman ABS yung motor natin. So walang control yan sa pagpreno. Not like sa mga ABS, sa mga big bikes. Normally sa mga big bikes merong dual disc eh. Kasi ABS na po yung mga yan. Kontrolado nila yung tiga sa preno natin. May device po yan, may mekanismo sa motorsiklo na nagko-control sa piga ng motorsiklo natin. Kasi kung dual disc, pag nagkamali ka ng piga, sa sobrang lakas niyan, pwede kang tumilapon. Kasi hindi naman ganun kabigat yung motorsiklo natin. Hagaan lang nito. Not like sa mga big bikes talaga na kailangan nila ng stopping power sa unahan talaga. Kaya mga naka-dual disc sila. Pero sa forma, panalo naman yung naka-dual disc. Pero siyempre, pag mag-mods tayo, kailangan, ano muna tayo, yung hindi mako-compromise yung safety natin, then hindi rin magiging mako-compromise yung performance ng motorsiklo natin. So, kung naka-dual disc yung nga, forma, pero pwede naman mako-compromise yung safety mo dahil sa preno nga, na sobrang lakas, bla bla bla, na hindi naman naka-ABS yung motor natin, then performance, bibigat yung motor natin, so pwedeng bumagal. So, kailangan i-balance natin lahat yan. Mods, hindi basta-basta mods po tayo dyan mga chipapi. Kailangan natin consider kung maapektuhan yung performance then yung safety. Nice. So anyways, papakita ko sa inyo kung paano kadali lang ikabit itong big disc sa motorsiklo natin na C200. Okay. So unang-una syempre mga chipapi, kailangan natin tanggalin itong gulong ng motorsiklo natin.
So dito na tayo mga chipapi. Tatanggalin muna natin yung mga tornilyo dito. Actually, lima lang to. Ang pamihit dito na close range ay 10mm. So pipihitin lang natin yan ang pa counterclockwise. Yun, oh. So, pag natanggal natin yan, and then, isi-safety muna natin siya dito. And then, ito kagandahan dito. Sakto-sakto lang talaga to. Sakto-sakto lang talaga to sa butas. Not like dito sa Jejemon na conversion. Ginawa lang ng paraan to yun para may pasok. No, which is pasok naman. Pero syempre, hindi ako sa'yo tiwala sa mga ganyang lalong-lalo na pagka sa preno usapan. Kailangan dito perfect na perfect tayo dito mga chikapi. Hindi pwedeng bahala na gaming tayo dyan. So pagpapalik natin ang tornilyo, ginagawa ko dito, lagyan lang natin siya ng konting thread locker para secure talaga na hindi basta kakalas yung mga tornilyo sa motorsiklo natin. So, kailangan lagi tayong safety dito mga chipapi, ha. At ito na mga chipapi, ha. Pagkalipas ng napakahabang panahon, na ikabit na natin yung big discs natin. Big discs. So, ayan na, solid na solid, oh. Then, okay na yung caliper, naikabit na natin. Then, ito, solid na yung kapit niya. Na-test ride na namin to, papunta dito sa bahay ni pareng Justin B. Solid na solid yung kapit, oh. Ang forma niya. Shoutouts nga pala, thank you very much kay brother John Larry Beltran para dito sa malupitan nating big disc. Front big disc para dito sa C200S natin. Then, actually, meron din silang big disc sa rotor sa likod. Pero okay na ako dyan sa stock niya. Then, very good, very good. Ang ganda ng kapit niya. Solid. Tsaka ang ganda ng forma niya. Panalo, oh. Quality. Napakatindi. May kalawang lang. Kamote. At pala, mapalitan ng stainless to. Ayaman na yan. Nadali na yan. So, ayun, oh. Ang ganda, oh. Hindi siya Jejemon. Yeah, boy. So, paano hanggang dito lang tayo mga chipapi. Salamat sa panonood nyo. Shout out sa mga kachipapi natin na patuloy na sumusuporta sa YouTube channel natin. So, hindi na ako magpapaligiligoy. Lalapag ko na ang closing ceremony. Sumayon, kabayapaan. Umayo kayo at magpakarami. Yan!